Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back sa aking channel. I haven't been explaining to you guys or updating you guys what's currently been happening to me. Sobrang dami. After I shot, you know, yung B-roll sequence na nakita nyo ngayon lang. Actually free yun, so yun, free. Matagal na yun na free, natambak lang yun sa dati kong gawain. Pero, where do I start? Mag-start tayo sa pagpapakalma ng kapitbahay namin. Kapitbahay ba natin yun? Pag kumanta pa sila ng isa. So anyways, Martians, yun nga, ang dami nangyari kasi to sum things up. Nag-shoot na naman ako ng lechon, nag-shoot ako sa Food Manila, nag-shoot ako ng peanut butter. Nag-shoot ako ng clothing line. And, ayun, as in, ang dami kong ginawa. And, meron pang ibang errands ako na, you know, usually, hindi ko ginagawa. Basta, I've been busy this month to the point na gigising ako ng 4, alis ako ng 5, uwi ako ng almost 12 or 1 a.m. Kaya, yun, todo grind ako this month. Para, you know, talagang may paratingan tong pagiging unemployed natin at panindigan ng freelance life. Kaya kung napapansin nyo, kung friend ko sa Facebook, nakita nyo nag-upgrade ako ng ilaw, bumili ako ng gimbal. Ta, ayan, nakikita nyo na. Bumili ako ng gimbal. Possibly gumawa ako ng review nito. Yun, gagamitin natin to sa isang napakalupit na shoot para sa isang big client. But having all of that said to you, or yeah, just sharing it with you Martians, di naman sa sobrang busy ko, syempre priority ko din magpahinga. But of course, baka nakakalimutan ko, vlogger nga rin pala ako. At I'm so very happy to say, siguro let me just tell you a little bit of the story of what happened with this picture. So last week, kinontak ako ni Awi Columna. Siya yung vocalist ng Kon or ng banda ni Kong TV. That's the first. And they offered me to actually direct their music or his song. Actually, music video. Yun. Dun ko siya masasabi. And masasabi ko lang na ito yung bunga ng ginawa natin sa Team Payaman Sauce. Sabi sa akin, kinuwento sa akin ni Awi na si Gio daw, yung sound engineer yata nila sa Kon, na-discover ako sa Facebook and then ni-recommend ako kay Awi and then tinry nilang hanapin ako sa Facebook. And then may contact sa akin si Webster, yung manager ng Payaman Sauce, and then binigay ni Webster yung contact ko kay Awi and things happened. At ayun, nag-contact kami, we met in person and na-meet ko si Dudut in person, to which pinigilan ko yung sarili ko na huwag masyadong matuwa kasi kailangan natin maging professional as always. Tandaan niyo yan, Martian. No matter how big your client is, always remember to be professional. Just like last week, iba-iba yung naging clients namin sa Food Manila, nagkaroon ng, ewan ko kung pwede ko ba i-disclose yun, basta nakita nyo na yun sa stories ko, yun yung mga naging client namin. Carnation. Mega sardines. Hindi ko lang alam kung pwede ko sabihin yung mga client namin. Basta yun sila. So, I'm happy to say na magbabalik ulit ako mag-vlog ng madalas. Although kasi I'm still trying to think about new ways on how will I present new stuff to you guys. At you know, ayoko nang gumawa ng tips, ayoko nang gumawa ng tutorials. More on siguro BTS videos, just like this one. How I shot this peanut butter commercial. How I turned that specific peanut butter product into a commercial. Mukhang doon at dito na talaga tayo napunta sa... But, highlighting this story to you, Martians, yun nga.
kinuha tayo ng Team Payama. Hindi ko, well, specifically, kinuha tayo ni Awi. And I'm guessing nandun yata yung Team Payaman sa mismong shoot. It's gonna be a almost a three-day shoot. Siyempre, kasama ko dyan si Nut. Kasama ko rin yung pinsan ko si Marcos, si Ian, or si Orong, kung yan, hindi nyo pa yata siya kilala. Basta makikilala nyo siya if the day comes na i-vlog ko siya. It's gonna happen probably next week. And yun lang naman, kailangan ko ibalita sa inyo. Ayoko nang patagalin pa. Kasi mag-upload pa tayo ng, siguro ng DJI RSC2 na review. I'm gonna be testing it out on a short film with a client. Magpapaalam muna ako kay Jason kung pwede ko bang medyo semi i-BTS yung short film na yun, you know? Kaya ayun, yun lang naman. I guess there's nothing else to update you guys about. So far, I'm doing good. I'm happy. And I still miss my friends, of course. Yung vlog squad, natagal na namin hindi nagkakasama. And ngayon lang ulit ako nakapagsalita sa camera. And alam ko na confident pa rin naman ako magsalita sa camera. I'm still the vlogger I am. That you saw me last, you know, maybe a vlog ago. One vlog ago. Yung pa rin naman ako, wala pa rin nagbabago. At syempre, hindi ko kakalimutan na magpasalamat sa inyo. Dahil 20 subscribers na lang, 2,000 na ang mga taong out of this world. Maraming salamat, Martians. At syempre, kung out of this world ka, wag na wag mo rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to hit that bell. Nalimutan ko na. At syempre, don't forget to click that notification bell para maging updated ka na sa mga epic na mangyayari this month. Kaya abangan nyo yung upload, abangan nyo yung pagkikita namin ng Team Payaman at nila Awi, maraming salamat. Kung if ever mapanood man ni Awi to or ni Dudut, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng opportunity. I'm very thankful. I've been preparing for this my whole life, for this opportunity. Huwag kayong susuko, Martians. Lagi nyo tatandaan, yung tingin nyo na imposible, eh abutin nyo lang. Kasi yun ang purpose niya, kaya siya imposible, para abutin nyo. Ayun ko kung may sense ba yung sinabi ko, pero yun yun. Basta abutin nyo, work hard for it, darating yan. I'll see you. Peace out.